una yung magva-vlog, tapos si Sunny nandiyan siya sa behind the camera at i-judge niya ako. Kasi recently, bumili kami ng new laptop ko for work and for school kasi mag-aaral na ulit ako. Mag-aaral your girl! Yes naman! Tapos, yun, ano ba yung dahilan kung bakit ito yung napili ko? Actually, hindi ito yung mga pinanood namin na nanonood kasi kami ng mga reviews-reviews na ganyan. Tapos, hindi ito talaga. Ang gusto ko sana is Asus VivoBook na S13 kasi kulay pink. Typical po ako na babae na ang gusto ko ay pink na laptop. Pero, alam makita tas ang mahal. Sunod sana Acer Swift na pink. Kukunin ko na sana siya kahit mahal siya kaso wala ng stock. Tas ano pa is Lenovo na IdeaPad. Sand pink. Gustong-gusto ko din siya kaso wala dun talagang stock mga sis. Tapos, yon, ito, nakita ko to kanina lang din. Tapos, kulay niya parang medyo purple siya. Pero, nagustuhan ko siya kasi ang ganda niya. So, ang specs, ba yan? Wala akong alam sa specs. Si Sunny lang mga i5, i3 Ryzen, siya lang may alam na ganyan. So, disclaimer, hindi po ako techie. Pero, i-unbox ko lang to at sasabihin ko lang kung ano yung mga napansin ko. Kasi, yun lang. Okay. Isa din pala sa reasons guys kung bakit ako bumili ng bagong laptop kasi yung sister ko, younger sister ko is mag-online classes sila. So, bumili na lang ako ng new laptop para sa akin tas itong lumang laptop ko which is Aspire na Acer. 2 years old pa lang siya. Nakita ko! 2 years old pa lang siya. Tapos, yan sana ibibigay ko sa kanya kasi okay pa naman siya. So, ito yung specs niya. Tinanggal ko kasi yung plastic dun sa gilid. Pero i3 siya. Tapos, 4GB RAM. Yun lang yung specs niya. Tapos, okay pa siya. Gumagana lahat. Battery and all. Tapos, meron siyang 3 USB ports. Tapos, meron siya nito. May CD-ROM siya. Medyo heavy lang talaga siya. Pero, sobrang iniraos niya yung work and ano ko. Work and all ko. Yun lang. Tapos ayan, may sticker lang. Nabili ko siya sa Shopee. So, mag-unbox na tayo ng... Yay! Huawei MateBook D14. So, nabili ko siya sa... Ito. Nabili ko siya sa Silicon Valley. Sa SM Kapanatuan. For... 39,900 din. Tapos, yun, ito lang siya. Wala siyang freebie na kasama. Kahit mouse pad, kahit bag, wala. Ito lang, unit lang talaga siya. Tapos, last stock na nila to. Hindi ko lang kung structure-ing lang kami nila, pero yun. Yun siya. Tapos, sa Silicon Valley pala is, nag-credit card kasi ako. So, 0% installment siya for 12 months. Split naman, cash ka lahat eh, tapos ano? Ah, may kinash ako na half, tapos yung half. Bumili din ako guys ng mga laptop accessories. So una is from Halo. Laptop sleeve lang siya. Na color gray. Ayan siya. So yan. Tapos may halo lang dyan. How much is that? Meron siyang pocket dito. Yan. Tapos, ito yung loob niya. Ayan siya. So, this is 550 pesos. Simple lang siya. So, next, may nabili ako na, ito din kasi yung gamit ko na wireless na mouse from ProMax. So, sa Shopee ko siya binili, sa official shop nila, or official store. Ganito siya. Silent mouse siya. May kasama na siya na battery. Tapos, ito siya. Yan. Slim lang siya. Tapos silent siya. So, pag pinindot mo siya,
option to no. Tapos may scroll siya. Tapos dito may on and off siya. Ay, nag-focus. Yan, may on and off siya dyan. Tapos dito yung lagayan ng battery. Tapos ito yung pang lagay mo sa USB port. Charger niya. So, ganyan lang siya kaliit. Yung power brick niya. Yan. Very compact and handy. Tapos, ito naman yung kanyang cord. So, type C siya. Sobrang haba, no? Yan. Sobrang... Ah, mahaba pala siya, oh. Oh. Hindi ko alam. 3 meters siguro to. I-review na natin siya. So, the brand is Huawei. Model niya is MateBook D14. Nirelease siya noong November 26, 2019, at isa siya sa MateBook D series. So, for the dimensions, ilalagay ko na lang siya dito sa ilalim. And for the weight, 1.38 kilograms lang siya. So, very lightweight, very portable siya. And for this color, ang nakalagay sa kanilang side is this is deep gray. Pero para sa akin, more on the purple side siya. So, yung body niya is made of aluminum and dito sa side niya is made of plastic. Battery capacity niya pala is 56 watts per hour or WHR, hindi ko alam din yung meaning niya. And ang OS niya is Windows 10. Okay, so i-on na natin siya. Yan. So, sabi nung nagbenta sa akin kanina, isa daw to sa pinakamabilis mag-boot, which is 9 seconds, yun sabi niya. So, mukhang totoo naman. The display, ang size niya is 14-inch, thin bezel na siya, guys. And ang resolution niya is 1920x1080 pixels. For the processor, Ryzen 5 na siya.
And may feature siya na Huawei Share, which is very useful daw if Huawei yung phone mo. So, para sa mga hindi nakakaalam, equivalent siya sa AirDrop ng mga Mac or Apple. Also, yung memory niya is 8GB yung RAM, which is expandable siya to 16GB. And yung fingerprint sensor niya. Tapos, ang isa pa sa gusto ko dito is yung keyboard niya, which is very Mac yung feel. Manipis siya. Yan. And masarap mag-type. Tapos ito pa pala, backlit yung keyboard niya. Yun pa ang isang pros sa kanyang automatic keyboard. Oo, ang sabi ni Kuya, automatic. Kasi wala din ako nakita na key. Pero siguro, feeling ko may key yan na ano. Kasi sa Asus VivoBook, may nakita ko na pinipindot. So baka isa dyan. Pero once na dumidilim, lumiliwanan, di ba? So patayin natin yung ilaw para matesting natin siya. Yan guys, discover ko na siya. F3 pala. So push mo si F3. And ayan na yung kanyang backlit keyboard. Perfect pag mag-work ka at night na ayaw mo nang mag-lamp. Ayan. Tapos sobrang gusto ko yung feel ng keyboard niya. Smooth na manipis. Ayan. Also, isa sa mga inputs niya is web camera. So wala siya dito sa taas guys. Wala siya dyan. Nandito siya sa baba. Between the F6 and the F7 key. So pag pinindot mo siya, ayan siya. So, ang medyo down lang nito is mababa yung kanyang angle. So, i-adjust mo na lang siya mga sis para tumama sa mukha mo or something kung may gusto kang angulo. Tapos, pag hindi mo na siya gagamitin, push back mo lang siya. Then, ayun na, nakatago na siya. So, okay to kasi ginawa nila for security and privacy purposes. Yun itong recessed camera niya. Ano ba yun, merienda? Recess. Ayan, so mababa lang talaga yung angle niya. So, ang i-adjust na lang guys siguro yung pagpapatungan yung laptop since may bago ang table laptop na binila, di ba? Pakita mo lang laptop, sa kanila. It's laptop, table laptop. Sige ko. Yan, nabili ko siya sa Shopee. Ilalagay ko dito ang dito sa gilid ang picture niya. Cute siya sa Shopee. Pero pansinin niyo naman guys yung camera, oh, malinaw. Bukod sa mataba pa, no? Malinaw yung camera, maganda. Nainggit niya ako eh. Parang gusto kong tabunan ng tubig to. Perfect pang zoom. Maldita talaga to. Yun lang. Sarap mo na din. Pag sinara siya, ayun, wala na. Speaker meron ba yan? So, meron siyang dalawang speakers, which is nasa ilalim. Pakita din natin siya. Ito siya. Ayan, ito. Dalawang speakers. Also, may para siyang paa dito sa ano. Tsaka dito. Paa eh. Mga review ko naman, nakakawalang gana. So ito guys, test natin yung speakers niya. First vlog! Okay naman, no? Ang ganda din ng color niya, tsaka very smooth. For this side, meron siyang HDMI, tapos one USB port, and one Type-C. So, yan yung sa power niya. Tama, sa power. Sa charger. And then, sa other side naman, meron ulit tayong isang USB port, and yung pin type pang mga earphones. Or input. Hindi ko alam. Wala tayo. Gusto ko lang naman mag-laptop, guys. Headphone na? Headphone and microphone. Okay nga. Okay yun. Ayaw ko. Para akong tama. Ayan. Nagbasa na ako, guys. Ang tawag pala dyan ay headphone and mic combo jack. Yan. Your girl is learning. Yan yung mga parts. Ay, yun lang. Ang gusto ko sana. Mas madami pa. Tatlo sana na USB port pero ano bang magagawa kung hindi man ako ang developer. So, ang overall verdict ko kay Huawei MateBook D14 is thumbs up. Gusto ko talaga siya. It's very, very, it's
Tapos, okay naman ako sa mga specs niya kasi wala naman akong very hardcore na app na ginagamit din ako mag-AutoCAD or something. Puro sa work, Excel lang ako, ganyan, Surf, and then video editing lang ng Filmora. Yun, so wala akong masyadong apps na ginagamit na kailangan ng super bonggang specs. So para sa akin, pasok na to sa nag-work, sa nag-aaral, and sa mga ano lang, mga pa-cute lang. Pero sabi nila, okay dito sa mga creative works. So, kung mag-edit kayo ng photos, ng videos, okay dito. Pero, para sa akin, swak siya sa lifestyle ko. And, para dun sa price, feeling ko, pwede na siyang bunuin. Pwede mo na siyang, Worth yung price. Worth yung price. Yun na lang. Thank you so much! Abangan naman thank nila yung watching. Akin. Ito ang review ng non-tech girl mo. Akin din ha. Plug at mag-review din si Sunny nung Sanya. So yung sa kanya, nagamit na niyo for a month na yata. Uh-oh. So ito, hindi ko pa siya nagagamit. So a-update ko na lang kayo kung paano siya. Saan school mo ba kasi gagamitin yan? Secret! Para nagamitin ko siya sa grad school, mga sis. So, wish mo lang.